Hey guys, so we are now filming Get Ready With Me because tonight is our Christmas party and I'm going to put on some makeup and let's do this! So currently I am wearing my contact lens. Cheers! So for now, ang usual kong ginagamit is my Bello Tinted Sunscreen which is has the SPF 50. Ayaw mag-focus ng cam. So anyways, familiar na kayo dito. So ang ginagawa ko, lalagay lang ako konti. Actually, naglagay na ako kanina. And then I realized, sabi ko, mag-film ako ng Get Ready With Me. So i-grab ko na yung opportunity. Kaya konti na lang yung nilalagay ko. So sorry sa setup ng bahay ko. Hindi pa ako nakakapag-ayos. So, i-spread out ko lang siya sa buong face ko. Yan, very bare. And then, after nito, what I usually do is, para mag-matte finish siya, since para siyang cream, para mag-set is, nilalagyan ko siya ng Johnson's Baby Powder. Yung plain lang. Well, for me, that works. Lalagyan ko lang siya. And then, this kind of makeup is my usual makeup, my everyday look. So, ganito ang usual kong itsura. Bakit nag-a-adjust automatic ang contrast? So, Christmas party naman ngayon. And then, I have to get ready. Well, madali lang naman ang theme, which is the Rock of Ages. So basically, I'll just have to put on a longer eyeliner. So that's it. So kung makikita niyo, nakaset na yung mukha ko. Actually, hindi naman ako masyadong nag-use ng any heavy foundation kasi ako ay what you call this, pawisen. Okay? After this, I am using the Nikido pencil. This is the smudge one in color of, I think, dark brown. So, gagamit ako na, oh my god, gagamit ako ng isa pang mirror. Ayan, para mas maset siya. So, ang usual na ginagawa ko is nilaline ko lang. Sa ilalim. And then sa ibabaw. So, ganyan lang siya basically. Ganyan ako mag-drawing ng kilay ko. So, yan. Kung mapapansin nyo, nakaline na siya. And then, kasi yung eyeliner na yun is, ano siya, what you call this? Para siyang smudge, ganun siya. So, makapal siya masyado if ilaline ko, na if i-fill in ko yung buong kilay. So, what I'm using na pang spoolie is this one from, I think this is from the Face Shop, which is gift sa akin ng friend ko last year. Actually, ubus na to eh. And then, hindi lang ako bumili ng bago kasi mas feel ko nga yung from Nikido. But I love their spoolie. Promise. Ayaw mag-focus. Nagpo-focus siya sa mukha ko. So, ayan. So, ang gagawin ko, igaganyan ko lang siya. Parang ikakalat ko lang siya. Actually, dati ko pa plan mag-film ng Get Ready With Me. It so happened na hindi ako nagigising nung maaga. Kasi naiinitan ako eh. So, ayan. So, may kilay na. Nakaset na yung mukha ko. So, ngayon is mag-drawing tayo ng eyeliner. So, for this time, I usually did my eyeliner from here going here lang. Hindi siya sagad kasi teary eye ako. So, since ngayon ay Rock of Ages, so, bubuuin natin siya. So, this will be my first time na mag-eyeliner ng buo.
Usually, half lang ng eyes ko, yung nilalagyan ko. And then, for my eyeliner, I will be using this, ayaw mag-focus. This Hyperstay. This Hyperstay from, I think this is from Maybelline. Baliktad. I think this is from Maybelline. This is a Hyperstay. And this is very, very tested. Kahit mag-iyak-iyak ka, may eyeliner ka pa rin, girl! Promise, pati tong kilay na to, lumubog ka sa pool, maganda ka pa rin. So, this is a very highly recommended products and tested products for me. And siguro ako 2 years ko na silang ginagamit. So, ayan na siya. Pababa. Para ma-emphasize yung roundness ng eyes ko. And ayaw kasi nang masyadong mataas. So, mas prefer ko siya na ganyan. So, after that, what I'm going to do is to put on mascara. This is another brand from Maybelline, which is Hyper Curl. Ayaw na naman mag-focus. Focus. Bakit kaya? I never fond of putting on eyeshadow kasi hindi rin naman nakikita kasi wala akong what do you call this? Hindi hooded yung eyes ko. Wala akong talukap. So, next is I'm going to put on this is a lip and cheek stain from Everbilena. And then this one, ito kasi yung hiyang na product sa akin kasi if I put on like powder or what you call this, yung mga usual na pang blush on, ay nagbe-breakout usually yung face ko. And then this one really really works for me, yung mga liquid lang. So basically yun lang yung lagi kong ginagamit. Never na ako nag-try bumili ng mga blush on talaga. And then this one lasts for very long time. And this is another tested product for me. At yung tipong nag-wake par ka, pag-ahon mo, may kilay si girl. Meron pa din siyang blush on. So, yan. This one really works for me. So, ilang years ko na siyang gamit actually. And then, yun nga. So, for me, what I'm going to do is maglalagay lang ako ng drop here. And then, itatap ko lang siya sa face ko. Actually, this is very easy ilagay for me compared doon sa mga powder makeup or yung mga parang kailangan pa ng dump sponge. So, itatap ko lang sa face ko. So, what I usually do is I smile a bit to highlight my cheekbone and then tap-tap lang, ganun. And then, hindi ako masyadong naglalagay ng sobrang kapal kasi maputi ako, so mukha akong siopaw. Mukha akong siopaw pag namulay ang mukha ko. Tapos, sa cheekbone lang kasi ako naglalagay. So, nahahighlight ang lapad ng pisngi ko. And then, yan. And then, sometimes, I put on a bit on here on my chin. Para ma-highlight yung cleft chin ko. So, mas kita kasi siya. And that's it. So, itatap ko pa ng konti para pumantay yung redness niya. Kasi pangit naman yung isa manipis, yung isa makapal. So, yeah. So, this look will last until morning. Hindi kasi ako nagdadala ng pang retouch. So, kailangan nakaset na yung face ko bago pa ako umalis ng bahay at hindi ako lumalabas ng bahay nang hindi, hindi naka-issue yung mukha ko. Kasi nga, pangit. Maputla, mukha ko may sakit pagka walang makeup. So, yeah. And then, for the lipstick, what I usually put on is, what do you call this? Nivea. This is
actually a tinted lip balm, but yung tint niya is very light lang in watermelon shine. So, ginagawa ko siya parang pang-cover kasi super duper dry yung lips ko para protected siya. Sobra kasing dry skin ako, even my lips. Napakabilis na mag-dry. Ilalagay ko lang siya. And then for the lipstick, the lipstick, what I'm going to use is, this is my Maybelline lipstick in Siren Scarlet. I'm not sure, but this is the reddest red. So, for me, you will never go wrong on a red lipstick. Pag di mo alam kung ano yung bagay sa'yo, or ano bang color na shade, go, always go for a red lipstick. You will never go wrong. It will always fit. So, for me, ang on-the-go lipstick ko, as in, is red. Red lang talaga. And then, yun. Lipstick, yun. And dinadala ko sa bag ko na hindi nawawala is my lipstick and syempre yung solution for my contact lenses. And then other than that, hindi na ako nagdadala ng makeup. So, this makeup should last until end of our party. Late night. Well, hopefully not late night. But for me, this will last the whole Christmas party without retouching. So, eto na yung look ko later. So, ilalagay na natin ang ating lipstick to complete our look. So, nilagay ko lang siya as is para mag-balance. And then, after this, since ito ay, I think this is matte, and then together with this, nag-gloss na siya, and then hindi ako masyadong gumagamit ng any gloss na papadagdag kasi feel ko mas mag-dry lang yung lips ko the more na mas madami akong pinapahid sa kanya or nilalagay na product. So, for me, basically, the lip balm and then one lipstick will always do. So, basically, guys, here is my finished look and, yeah! So, yan, naka-denim jacket lang ako and, tank top and, yeah! Basically, this is my look for today. Thank you for watching, guys. So, see you on my next vlog. Bye!